Praise the Lord, nangabot ang daghan akong ayuda. May gabi, sani adere, og suato adito. So, Pitsinyor, bisan sa mga traffic, lusot-lusot, rugi apunta. Maumanggid na, no? Pray lang ta nga safe ang tanan, karon sumunaha, labi na ang itong mga bisita. Kaya nangabot ang pataghan ng foreigner ako nakitaan. So, padayon ta mga igsoon ko, we are now sa second part sa itong topic on the social teachings of the church. Let's begin. Ayan. Katong atong talk last time was it served as an introduction. So niya na kita, mututok na kita sa kada item, sa tema, sa social teachings of the church. So let's begin. We mentioned about sanctity of human life and the dignity of the person. Mao gyud na siya gibasihan sa tanan. It's the foundational principle of all Catholic social teachings, the sanctity of human life. Take note, all the other rights based gina sa human right and the right to life. Naapoy mga rights nga tumakita unya nga gi-abuse kaayo ba? And this is something we should pray about and even pray more kay maglisod ta fight niyane bisan pa mas balaod. Ang ato mahimo ra gyud pray. I'll tell you unsa na siya karon taod-taod. Stay tuned. So we believe in the inherent dignity of the human person starting from conception through natural death. We believe that human life must be valued infinitely above material possessions. Matud pa ni John Paul II, nagsuwat siya sa Evangelium Vitae, ang Ebanghelyo sa kinabuhi. He spoke extensively on the topic of the inviolability of human life and the dignity in his watershed encyclical Evangelium Vitae. Because of that, gikan sa conception, nantud sa natural death, mao ang simbahan, firm kang iyo gyud, oppose sa mga attacks and affronts sa human life. That includes contraception, abortion, euthanasia, ang mercy killing, euthanatos means good death, literally. O kanasang death with dignity, mao ang ngalan niya, no? O kanasang physician-assisted suicide, mag-suicide ang pasyente, unya ang kuan, ang doktor mo assist lang, ikaw tunol, dili man kuan, ako lang magpakamatay ko, niya naman, ako'y right to my life. Ano ba? Na, gusto na ko mamatay. Nahimo ng isyo, as a physician-assisted suicide, na, kuyawa na gano, capital punishment, genocide, ganang pakya, upatay, pila ka million ng mga Hudiyo ang gipatay, no? And then torture, direct and intentional targeting of non-combatants in war, and every deliberate taking of innocent human life. Himbawa man ta nga, last resort, gud bitaw, kung gahit magiging ulo ang tao, sige, may freedom ang tao. Sumuna, ang simbahan, nagbutang chaplain sa military, kaya nang pari nga nasa military, they belong to kaya nang usaka diocese, kaya nang military ordinariate, they have their own bishop. So all the military outposts, kaya nang mga bases na asay pari, ang ilang obispo diya, bisag niya pa na sa Cebu, ang i-mention nila, ang ilang obispo, dili ang atong obispo. Because that area, territory belongs to the military ordinariate. Munag nilang siya personal diocese, something. Yang pari magmisa diya, pagsa nasa panggubatan, mag-istularan na siya, niya nakasundalo siya. Kaya nga no, pinusilay na diya, magkamagkamang na siya, ito, nahimatyo, nahilugan niya, muna lang na ito mahimo, pero sundalo versus sundalo. O ka nang uban nga mupatay o mga sibilyan, ka nang mga non-combatants, inyo man ang duwa, ayun, nag-apila. O apilo na, adako, kay katulubago niya na. Mao nga, nagtuo man kita, nga ang atong, nga kita were made in the image and likeness of God, nagtudlo kita nga respetuhon gyud ang tanang humans based on that inherent dignity. According to John Paul II, every one person is called to a fullness of life which far exceeds the dimension of his earthly existence because it consists in sharing the very life of God. Catholics oppose racism and other forms of discrimination. Kay ang atong dignity,
Oh, nakabasa ba mo sa Facebook karon na mga scientists ba, mga microbiologists na they found na ang atoang ideng DNA usaray gigikanan, kitantanan. Kita imong panit brown, imong panit puti, imong panit itom, it doesn't really matter kung siya tsura na to, basta tao ta, usara gid ang atong dignidad, busa kinahanglan nga irespeto na siya. So, kita, mga Pilipino, siguro guilty po siguro ta. No? Sa ato din kayo ng regionalism, I don't know if you are familiar or you experience that. There are some people up there, nga tanaw nila na ito, dere, mga second class kita. Wow, mapun kita usahay, magamahin mo itong Mindanao, maroon itong Mindanao po naman nag-gira mo na, ay, mo yung Mindanao? Ano itong Mindanao kita, pareha naman, good. Wow, gina, oh. Nakita ka na tanawa, daghang yung mga puti, mga rin sa ito, ah, ganahan kayo ta, nabisita, guna na ito, atong abibihon. We smile, eh, the Philippines now is voted as the happiest country in the world. Pero usahay kita na sila, naso di tatag dun. Na ako'y friend dito sa Singapore ba, usa sa mga gipuyan ako dito, Kuyugme, couple ni sila nga accountants ba, from Baguio. So, nangaon namin dito, nangaway siya, ay, yaging giaway dito, kuwan di dira, kung ano nangaway magka, wak, gimitag na. Kaya nga naman, tanaw na sa Pilipino, tanaw Pilipino, domestic helper. Dili siya domestic helper, kadato niya dito. So, yaging giaway, what do you think of me? Do you think I'm a nanny? Look, I'm a professional. Usap siya kitagad, ginangaway man siya. Kay, because some people there, 120,000 Filipinas nga na dito, tanaw nila tanaw Pilipina, puros made. Naana gani? It's very sad nga we belong to the Southeast Asian nations and yet naana, no? I hope nga din ita mag-guilty niya na nga, maingutan nga, superior ta kaysa uban. But some people, wapagyad sila ka, get over niya ng idea nga they are more superior kay mauni mo na. So ang simbahan na to, dili giyod gusto niya na. And that's why, this is, you know what is USCCB? That is the equivalent of our CBCP. That is the United States Catholic United States Conference of Catholic Bishops. Exacto na kay Catholic Bishops Conference of the Philippines. So this is our, that is the equivalent. Sa 2007, mauni ang iyang sulat. Pastoral letter. Catholic teaching about the dignity of life calls us to prevent genocide and attacks against non-combatants, to oppose racism, and to overcome poverty and suffering. Nations are called to protect the right to life by seeking effective ways to combat evil and terror without resorting to armed conflicts except on a last resort. Always seeking first to resolve disputes by peaceful means, we revere the lives of children in the womb, the lives of persons dying in war and from starvation, and indeed, the lives of all human beings as children of God. Is that not something very prophetic? The church speaks like a prophet here. Nga ka nabang firm ito siya kayo, God, nga mauna itong baruganan, mauna. And then kung mamalandong ka, it really makes sense. And that's why this is one of the reasons nga daghan kayo mga Protestant nga mga pastor nga nagkatoliko. Because of this kanang teachings atong simbahan. Nga nadungog ko nila ang ginoong nga istorya. Kisa pa may witness. Some of the Christians are not very sure sa ilang barugana na. Paling-paling sila ba? Pero kita, wow, hey, firm yung kita. Strong. Mauni barugana sa Katoliko. So, wow na magigisunan ko. Kaingon ta nga, wow. Dili rabaya kay ang church para ragid sa atong espiritu. Baubito ng holistic man yun ang evangelization, integral evangelization. Sige, tagisgot og kaluwasan sa kalag, unyaw agin ta magunahuna nga naanay ng ulipon, ana diatanan. So the church has to say something also. Number two, the second kanang theme, kanang king theme sa teaching mao ni. Importante niya, call to family, community and participation. Participation and community happens to be two of the three themes of the synod on synodality, communion, community, then participation. Hisgot tag family. Ang Ginoo nagingon, it's not good for man to be alone. Genesis 2:18. God, Adam was alone. Was he lonely? Alone lang. Lai bilang alone or lonely. Spilling aro guna, no? Alone siya. Pero siya lonely. Kina man siya. Kauban mga mananap. Na iuban nga dili lonely. Kina isawa pero alone. Ngita pa kadong asawa. Laing pamilya. Dili na. So gitagaan gitu siya. Og partner tanawa. Nindot niya. That the church teaches that man is now not only a sacred being, but also a social person,
and that families are the first and most basic units of society. So when God created Adam, unya si Adam kita ka partner, dili lang siya sacred because he's made unto the image of God. He is now a social being that makumpleto lang ang tao kung mo-relate siya o makig-interact siya sa iyang isig ka tao. Muna na yung social being. Dili ka ma-fulfill siya mo kinabuhi o ikaro sa pirme. Wa kay istorya, wa kay kauban, wa kay pamilya, wa kay amigo. Di ka magdugay. Kay dili man na may atong nature. It advocates a complementarian view of marriage and family life, religious leadership. Full human development takes place in relationship with others. I love that last statement. Huh? Full human development takes place in relationship with others. So, wala ganin ang others. Wala dyo kay joy. Kayo sa ito minis joy, J-O-Y, Jesus, others, and you. Jesus, others, and you. Naon niya, Jesus niya, wala ang others, but J-Y. Mura mag tindahan. So, the family based on marriage between a man and a woman, maunay family, is the first and fundamental unit of society, sanctuary for the creation and nurturing of children. Diba, akong i-mention nyo last time nga, kanang dito ko atong grupo dito sa Jensen dito, pagpaminaw na ginakos kadausa ato mga offenders, mga minors ba, kita ginakos ko biyo eh. Ang inundan nga na yung anas na ilagay yung pamilya. Ikulata, nakita, ginag maayo, lagot kasi papa, ikulata niyang mama, hapit na patya sa tubangan, siya sa na, ano ba? Yawa na yung anas, ha? O makaingontang ako ng pamilya, di gibitaw, upahaom sa iyang design nga, the image of the Blessed Trinity, ang mga bata, gud mo ay, maluoy ta ba? Ang bata, gud mo ay, kanang maapiktuhan kaayo. So together, families form communities, a state, and together, all across the world, each human is part of the human family. O sarang gede, tagyod ka pamilya sa Diyos. How these communities organize themselves politically, economically, and socially is thus of the highest importance. Mauna yung ngayon lang, social order. Mauna siya, political order, economic order, order of society. Each institution must be judged by how much it enhances or is a detriment to the life and dignity of human persons. Oh, ni ay organisasyon, nakatabang ba ni siya sa pagpalambo sa dignidad sa tao? Or ni ay organisasyon nga ang tao gyud na duot na hinun ng tao, murag di na siya tao, kay murag gikuhaan siya katungod, murag gihimo na gyud siyang gidaog-daog na. Kana once ga dunay structure na ingunana, ang simbahan di gyud siya muuyon. Okay, by all means, protect the dignity of human persons. And that, ug si Jesus ni Apa, mao gini gusto. Tanawas Jesus, purti respeto niya sa tao eh. Pagpakasala sa tao dito sa Cana, ano no, sa wedding at Cana man to, no? Oh. The other one is in Jerusalem, di ay. John chapter 2, gituwad yung lamisa sa mangingilis ug sisilyo. They transformed, they made the temple of the Father a marketplace. Hala niya, gipang latos niya, gipang latigo niya, himo siya glubid, latigo niya mga hayop. He drove away all the animals. Tao, luuyas mananap mo, latigo mo. Sabatos mananap mo, abot po itong mananap nito, wato dahil has templo. Kinsa mag-isada na to, dili ang mananap ka itong nagdaa. Pero nga nung ama siya gilatigo ng tao. Wah, kasi gilatigo ng tao sa... Ano man, bisag unsa pa ka makasaha ang tao, grabe respeto sa Ginoo, sa tao. Si Adan, sa iba, pag magkasaha, gihingin lang sa paraiso, gisininaan pa niya, Adan. Oh, si Ginoo, pinahimog sinina, before gipalayas. Kapiyas, ha? So, na mo layas yan, pabaw na niyo, may lang, mapas mo niya kalas layas, rapag ka, diyaw. Sa inuta sa ito, Ginoo. Na, ikatulo, kanya. Rights and responsibilities. I love this, ha? Rights and responsibilities. Paminaw na to. Every person has a fundamental right to life. Take note of this. And to the necessities of life. In addition, every human has the right to what is required to live a full and decent life. Things such as employment, healthcare, and education. Oh, nang daghan mga tuglaing nasod kay. Libre man ilang mga kuan dito. Ila dito, libre ilang patambal. Ano ganis, ato man mahal mo kayo. So, di yan, iampo ko ninyo, ha? Pray for me. Ang ako sinugatan, almost 1 week na, ang nakaanghil ragyod, ang ako ragyong ngipon. Kaya ako ngipon, root canal, magunis siya niya.
pagkahuma ka root canal, mahal biya na, pero libre man, kailan mo kayong dentist ba? Pagkahuma ka root canal, naputol, maninoon, sumura na siya, doo, dire, kumanya, ayun na yung dentist, ato lagi ng ibton, bad, laing kita, naon, patay na, may ginagipuna na, kaya, patay, may ginagroot na. So, is OPD na sa mga dentist, before ka ibda nung ipon, kuha ang kag blood pressure, o dito na nakita, pagkataas ang blood pressure, for the first time, di magkikuha yung blood, aba, I just enjoyed eating. Lami magkikaon. Pugong ko, pero kung sa ilami, kaon na dyan ko. Karoon di na. Ni abot, 176 over 110 ang akong blood pressure. Kuya, oh, taas ako kayo ni Brad ko, ha? Basi ko ba, unang imong warnet, dok? Ano? Usap na po, taas, magigapag ko. Usap, magibati. Ko, waban, kumok ni kuya, oh. Silent killer, magiging na high blood. Kaya wak magibati una, wak magibati man. So, mauto. Usap naman eh, niya, wak kuya, sakit, sukat ba? Ako na, okay. Siguro, edad na gigo, no? Napalit ko ka ng monitor blood pressure. Nakaroon, nag-take na ko ka na para sa kuan for 10 days. Gikan pa ko sa laboratory. Wa pa kumahon, balik pa ko ugma. Kayo, total package, good. Nahuman akong x-ray ganina. Ang akong urine test, ang akong x-ray, gatong akong ECG, niya ugma na mag-ultrasound ko. O ganito na, no? Ang akong blood works, nalangay, kaya na-overfast man ko. Ang akong fasting niya, abot mag-kinsi uras. Kay anad beta na tag 16 hours fasting no sa di man pwede na ni maximum of 12 hours mausab gining cancer resulta sa imong blood test ning ani kay tungod sobra naman so balik na pugo ugma ay kula no so porti mahala pamay gani kay gikuhaan makog kanang cards ako kuan akong sa akong pamilya kay muro na anticipate no to sila so at least libre tanan pero sa Amerika libre mo gina sa tanan oy eh. Oh ginawa sa ubo mga naso din kita mahal porti dugano pasinti dito. Pagkaraw eh, alas 5 pa abli, pag-abot ako alas 7, ito ana, linya na may protitaasa. Kukuyawa eh, tanang laboratorya ko nakita ganina, gilinyas gawas. Nga ano naman ito sa trabaho siguro po, no? Mga requirement po, doon sa bawal. Oo, nang kayong kong, wow. Kanang usa na siya, kanang kung kaedad na gide, kanang ganyan kay maintenance gide, you really have to think of that, kaya it comes with AIDS man. Ano, so, na-alarma tao ng doktor sa doon eh. Tagaan ko, Brad, by all means, sumay gani kayo, nakalibre ako. So, praise the Lord. So, this is my first time ko. The first time ko ki-ECG. Ang muna ko kikuritihan, oh, usama na dong, usama na, Brad. Usama na, muna ko klaman ko doon eh. Akong kirig tayo nila. Makakasaway sir, wak gini tao dong. Ganyan, pagkunta na, interview ko, kanang diabetic ka sir, ikaw ambot lang, umdiyo ko yung test, sukat-sukat, karoon pa naman, wak ko kibaw, diabetic ba ko? Ako pero high blood ba ka? Ay ko, bagorad, 1 week pa. Ano ko ba? Nagriya ko eh. So, muna ko yung zone ko. Tao man ta, hingon ang simbahan, naagintay katungod ni anak. Kana lang education. Yay. Dito sa gawas, ang mga public facilities mas nindot kaysa private. Mag-ingon kag public school sa US, mas nindot ang quality kaysa mga private. Ang mga public hospital, grabe facilities kaysa mga private. Sa ato, baliktad. Kani, maghimog ko nung kaiskwilahan, ay ni principal insulti na kumi. So, din sa ato, Brad, maghimog kaiskwilahan, kana mga private school, di gina-aproban ko, hasang library, hasang kuan. O, oh, tiyan mo na, pero public, ah, pwede na mag-klase, ilawos ka ko eh. Pwede ilawos na tos kuan, punuan sa kuan, mangga. Pero private, ah, strictuhon ka, di gina tagaag. Kuan, di, permit kung wala, di ka, stricto ba, wala no? Lahi ang sistema na eh. So, mau na. Ang atong presidente gusto ba agin siya na kining atong healthcare iyang atong presidente ba karon ba I hope and praying mahimo na niya before mo end ang yang term kay expose mo gyud siya sa gawas kita ginya nga mga tiguang didto so we'll take care of you ang imong mga test tanan-tanan right din na nato di ay nya asa man ta mo demand di ana di ta ka demand niya na we just have to pray for our government okay. The right to exercise, this one, listen to this, huh? The right to exercise religious freedom publicly and privately by individuals and institutions along with freedom of conscience need to be constantly defended in a fundamental way. The right to free expression of religious beliefs protects all other rights, supposed to be. Mahal na kita sa ato, mag-procession, bahalag matrapik ta, ilam ng right, ipakita sa ilang faith. Makita Katoliko, okay rata, ang mga protestante magbagot po, may Katoliko, sumusamok, nag-traffic lang, magsinulog na po na, nag-traffic na, kanagigil, sinulog na, sa akong taman, daghan man eh, sa akong taman, we are free to express what we believe, sa akong na to, freedom na to, di ba, hala, paghimo sa mga inyo di agon, hala, pag-rally po mga inyo di, mag-traffic sa mga inyo, okay rata, may inyo sa nakatungod. Now, this one, what about there are places outside the Philippines na,
Ngana open worship ni Satan. Naana sa church of Satan, naana dito tanan. Ingon, undang ana, uy, usa undang religious freedom ni namo, magbuot pugi sa imong worship. Ni usa mahimo na tuan ni. Eh. Adi ang mga Katoliko, mga Kristiano, usa ra ta ini magrally ta di di ra taman. Prayer rally, maguban pa di, pero di kita kabadlong nila because of this religious, the right to religious freedom. Kana yung tanga kanang expression ba sa ilang faith. Di ta kapugong nila. Ewa man nagibutang dito sa mga constitution nga except worship of Satan. Ewa man nagingon. Baisa kung sa iyong i-worship niya, free yun ka. Bala magtutuan ka, pero isig bin, free ka po ka. Basta nag-worship ka. Eh no, naan ang limitation. Makita niyo mo unsa ang limitation ka rin taon. Paminawa ha? Okay. The church supports, another thing. The church supports private property and teaches that every man has by nature the right to possess property as his own. Rerum Novarum, number 6. The right to private property is not absolute, however, and is limited by the concept of social mortgage. Unsa may meaning, anak? So kung si Sister Pingping, dato kayo, kaya niya paliton tibuok Cebu Island, dili pwede. Ngano man, mag-unsa naman lang ako, o anak ko yuta, squatter ko Cebu. Mag-unsa naman ka, mag-unsa naman mo. Hindi pwede. So naing, oops. Gihimo kining kalibutan para sa tanan. Maka-afford magka, palit og dakong property, pero dili pwedeng hotdon. Muna siya, ang tawag na, social mortgage. Corresponding to these rights are duties and responsibilities to one another, to our family, and to the larger society. Rights should be understood and exercised in a moral framework rooted in the dignity of the human person. Balik ta sa dignity of the human person. Once ka ang tao na gani, ang issue na gani sa right to life, mauna na, ang kanang even ang religious freedom, makuan siya, mapugngan. Example, ha? Na mga religion nga ni, nga okay sila o polygamy. Nga, balaod sa Pilipinas, bawal ang polygamy, it's a crime. Pero wanto ka ng religion, nga na kay sapi, pwede ka maka duha tulo asawa, di, giyug ka madakop, gano man, bugat man ang religious freedom, maungo man yung religion. Nay, bawal sa ato ang balaod nga di ka mutahod og flag. Lagi ni flag ceremony niya, lingkod lang ka niya, pwede ka dakpon. Pero member ko aning grupo, ha? That's like the Jehovah's Witness, nga di mutahod og flag. O sige, mulingkod ako, nag-flag ceremony mo, Jehovah's Witness man ko. Pwede ko niyo dakpon? Ang ako, religious freedom. Di kayo mo, anak. But once kining religion, ha? At the pretext of worship, mupatay ng tao, kay offer ni bata katos Ginoo, pwede na mo dakpon. Kulto na ka mo. Ano man? Hindi, pwede. Ang kinabuhi sa tao, may pinaka-basic right sa tanan. So makita ninyo na, na idang makulto, karungi pang sikop na. Ano man? Ang katungod sa tao, wa na. Iyataka naman. Dili makalabaw ang imo katungod sa pag-worship sa katungod sa tao sa pagpakabuhi. Klaro ka ayong wisdom sa atong simbahan. No? Makita ninyo mo, so, wow, klaro paskuan. Kristal. With human relationships, we have responsibility towards each other. This is the basis of human rights. Ang Catholic Bishops Conference of England and Wales nagsulti sa ilang document, The Common Good, nag-ingon, that the study of the evolution of human rights shows that they all flow from one fundamental right. And what right is that? Your guess is as good as mine. The right to life. From this derives the right to a society which makes life more truly human. Religious liberty, decent work, housing, healthcare, freedom of speech, education, and the right to raise and provide for a family. Na inisod usag public place, pataka lagi sa panluwa, gidakop sa gwardiya. Kung anong pataka ka panluwa din eh? He said, don't I have the right of speech? Right of speech. Speech mo guna di mana speech patakal lagi perluan di nampuni. Oh, the Ten Commandments reflect the basic structure of the natural law insofar as it applies to humanity. Look, the first three are the foundation for everything that follows: love of God, worship of God, sanctity of God, and the building of people around God. Okay. Kasi nakasuhan niyo visit sa Mary's Little Children o niya na ay listahan dito sa mga saa. Kakita ba mong mas daghang saa dito? Tuas sa first, second, and third commandment?
Kita gud magisgot og sala aray naman ta sa 4 5 6 7 8 9 10 nga kapatay ba ko ngon ba ko natanan malimot kita nga mas dako tagsa sa Dios. Tulula na ka kuman means pro listahan diha purting taasa. Nagtuo mo tag atura na take for granted na kay mo focus lang ta. Ang pundasyon sa tanan maong atong sasala ang disobedience ato sa Ginoo. Tulula na kasugo pero grabing daganan sa ato diha. The other seven commandments are to do with the love of humanity, describe the different ways in which we must serve the common good. Honor your father and mother, you shall not murder, etc. Our Lord summarized the commandments with a new commandment. Love one another as I have loved you. Because the mystery of Jesus is a mystery of love. Ang ato relasyon sa Dios dili lang, dili na usa ka relasyon sa kahadlok o kanang-kanang pagkaulipon, ha? Kundi dili relasyon sa pagsalig, ha? Born out of free choice motivated by love. Importante niya, free kanang choice motivated by love. Ah, nice na. Timan ina, kaya ito nang istoryahan na ito taon. Kaya, ato na magiging tiwason ron. Tiwason na lang yun ato na. Okay? Pas-pasta gamayin. Okay? So that, ingos John Paul II, nga love is the fundamental and innate vocation of every human being. Kanang yun, bukasyon na. We're called to love. Ha? Live for love. Together we will live without fear. Believe in love and hate will disappear from every heart. Share this love and knowledge and splendor. Fight for love without surrender. Live for love. Live for love. You and I. Change key. Live for love. Kanta na gigo. Moro na change key. Ngamang hit ba? No? By His law, God does not intend to coerce our will, but to set it free from everything that could compromise its authentic dignity and its full realization. Dili gusto si God nga pugsun ta para mahilangit. Kano gusto niya nga mahilangit ta by choice. Imagine na, ragu gato na kaslangit, o niya pag magbugut-but ka, ano, hilangit mo ko din eh, gusto mo din eh. Di gusto si Lord, ginigabuto sa langit, happy jud kay ta, kaya nga itong pag-atos langit, tungod kay nipili itang mahilangit. Oh, nindot sa. Mao na din mo ko si Ginoo. I remember one movie, ako na promote karaan na ning movie ha, katong Bruce the Almighty, remember? Si Jim Carrey nga nahimo siyang gamhanan kay reklamador sa Ginoo. Bailo sila, bailo. So siya siya na Almighty karon. Kaon sa dito na soup iya gana oh. Sus na divide ang soup mura ba to si Moses divide wa. Oh, gamhanan ka jo, wala ko sa dito. Kita sa istatua dito manikin bag guwapo kay suit. Ah, imagine niya. Oh, ang suit ano niya, naghubo ng manikin. Oh, lakaw na siya. Gamahanan siya, siya kung siya gusto niya. Pag-uli niya sa balay, kaya naaman siya, misunderstanding siya ng asawa. Pag-abot balay, yung gina niya ng asawa. So, tanong asawa, naunsa ka? Wah, musalir! Oo, oh, sige na siya sa Ginoo. Na you can do anything. Pero di, pwede ni mong magikon ang kabubuton sa tao. Ah, to freedom. Di gina po i-violate ni Lord. Mao na ang sinahin mo siyang sawa. Tutukan na siya. Niyakbag na kung ba na noon siya. Hindi mo salim. Mao itong lesson na hindi ako malimtan. Katawanan kaya siya ng movie, pero kanagin mo part ba? Kanagin mo lesson. Correct yung kaya na. Four. Last two. One. Three. Preference and option for the poor and defenseless. Nga naman, kain ka, boss ka, boss. Di ka pa nalipod. Bay mo atake na. Di ka pa nalipod. Datog, di mo atake. Masukol man. Nya unsay gihimo nimo sa labing ubos imo gihimo nako mao mo ginisulti sa Ginoo. Awa. Canon law gini, canon number 222 nag-ingon, the Christian faithful are also obliged to promote social justice and mindful of the precept of the Lord to assist the poor from their own resources. Gisugo kita sa simbahan, umuain kita sa mga mas ubos pa kay kanato. Mao nga ang moral test of any society is how it treats its most weak members, the poor have the most urgent moral claim on the conscience of the nation. We are called to look at public policy decisions in terms of how they affect the poor. Muna gina si Banana gina. For example, ha, kanang mining karon sa South Cotabato, sa Tampakan, open pit mining man na. The church is really against ever since. Karon operate na ganuman. Open pit na, palibot ang Tampakan, nagiging balay, inibulan slide na, tanan. Kadtong mga balay dito, mga pobre tanan, was out. May mga dato, kay lagi, makimubay, mga subdivision. Kini mga kabos, niya, mauna ang simbahan. Ang mga pare, ang clergy, ang church, good, against.
mo na sige bagutbot kamo mangasigat ka simbahan mo amo trabita mi di ay magbagutbot mo di ay trabaho lang magwali mo ni amo na ni kay ko amo ni makaayo man ni makaayo lagi na sa society economically pero unsa may effect ni ana sa mga kabos mo una ang simbahan mo laban gud sa mga kabos tagay ni ko sa kapare ba nga amigo ba isa nga di man ko ingon antay poor brad magpalayo lang gyud ko kung ano man pader isa naguna maguna ko merjo suod ra kay siya ba karon di na siya kabalibad kay purti ko suga manghatag ang mga dato simbahan unya unsay liamar sa mga dato anytime di siya kabalibad unya ang mga pobre mabalibaran na kansilo ng misa dito kay di adere dili ko ana kay tawo ra bay pug ko dali ra pud ko ma kuan ba mao nang palayo lang ko daan gusto ko nga pare ko para sa tanan dato o kabos ano yung duto eh mino ko ni ba sakto sa yun. Eh, una, di man ingon og ituyo gyud sa dato kadato sila. Pero magpaduol kanila, maglisod na mga kagbalibad kung nanay, sige hatag ni mo. Tangan mo tayo kabubuton. Sura ba, buibuyan niya ta. So, mas mayan ang patas, God. Ah, akin eh. So, ngihiga ni si Pope Emeritus. Uy, marag coming saint ako eh. Krabi kayo ito, naghahanang testimony, nag-awas. Oh, niya. Kaya ito usa lagi nga na, bata lagi giyawaan nga. Naghahanang kayo itong exorcist ito mga obispo, huwag yung kapapahawa. Tanghan ng rituals nga gibasa-basa. Nag-awas ang iyong sakyanan, nakaaliman dito itong mga tao sa driveway, ninaog si Pope. What happened? Oh, there is a boy that is possessed by an evil spirit. Ang giduulan ni Pope Benedict, gana ro? Wa istorya, pag-ana siyang kamot, lagpot ang bata, nikisi-kisi, unya ni hawa ang panuway, drive sila, tawarag way ni tabo. Tawarag sa wilig siya sa iyang singot, ano, yawar. Ngilngiga kayo. Takano ko nagawa sa testimony, nasa itong mga cancer, saan na po ito? Hala, yaway. Oh, tapos po Benedict yun. Mamantoy sa ito papa nga ako yung nakita personally. He blessed me right there sa tubangan ako. Katong kanunisi sa San Pedro Calungsod, I was there. Na pagsuod ako dito, nigawas ko kay Kaion mag-ekodo sa Basilica, sa Kuan ba, sa St. Peter Square. 3 hours before titugnawa, pagsuod ako dito, Kaion mo sugay ko. Magawas ako, Brad, di nakakabalik, Brad. Bahala na, oy, dugay pa niyo. O magsugod ng misa, tulang ko dito, gawas ko doon dito ako, kay Nadag CR. Bantog na niyong mga guwa nga huwag yung madisturbo, nang gidayapir naman niya sa tanan. Ako rin ko yun na, imagine, nag-ayon ka, mag-ihilag na, gidayapir na. Wag ko, kabahala na sila dito niya. Huot man kayo, 10,000 ka Pilipino, ay labot ang uban. So, humanang misa, sakay na si Pope Benedict sa iyang Pope Mobile, suro niya siyang ito sa mga aisle, bless siya, bless. Humag-blessing niya, ni suro'y bitaw siya sa kuwaan yun, sa kanabang perimeter ba sa kurdon ba dito, ano daw, may tao. O, nihunong siya sa kuntungod, kay naaraman ko, ako na may tao dito, o, giblisingan ko niya, special dust. Nagini ko'y picture, din makita niya mo, holo ko niya, Jesus. Sa una ra ba, pagbago na siyang Pope, kay mura maglagom-lagom, may dirim rin yung kunga, isuga ko niya, kay German man, dungo, di ba, may kanina nagwapo na gulo. Wala, huli, gikaya ni si Pope Benedict. Nung bao din balibo ko, awa niya eh. Hello? Pag meron pagkapuba, alunganin, magkuhanin niya sa ito, papaha, oy, kaya naanan natin dyan, pulto bang, smiley kayo, uy, dili, uy. Huli, hindi kayo niya siya, so expect nga kayo siya. Pero nangingig kayo siya, no? Pila ka doctorate, pila ka bright na theologian nga ato nakita in the past century, pila ka libro ang nahimo, pila tanan. Pero upatron ka words, dahil kamatay niya, I love you Jesus, patay. Maunay, summary sa tanang theology, bisag unsa pa yung adto ni butanan, ay kalimti, before ta mamatay, I love you Jesus, ang ganyan niya eh. Kagkanindot sayang. Oh, singan lang ko siya, the Pope of, oy, wapat ang kakuha niya, ito, paminawar ko na, matod pa niya. I love this, ingon siya, oh. Love for widows and orphans, prisoners and sick and needy of every kind is as essential as the ministry of the sacraments and preaching of the gospel. So, sila limang ka, essential ba ni pagwali? Yes. Essential ba ang sakramento? Yes. Pero ang pagkatiman sa mga kabos, mga ilo, sa mga balog, piniriso, masakiton, parihara na. Dili siya ingon og kanang kuan bitaw siya optional equal value tan awara na nga wisdom gikan ni Santo Papa mao na gingalan siya the Pope of Charity because of that Deus Caritas Est nga encyclical niya God is love. Pope Francis is known as the Pope of Mercy. He declared the year of mercy and also the Pope of Joy because of the Gaudete et Exultate, rejoice and be glad. So he's very smiling, merciful, pero kini the Pope of Charity. Love, gugma, ang gibasihan sa tanan. Duha na lang,
please, tiwasan lagi nato niya, dignity of work. Ha, tama? Society must pursue economic justice and the economy must serve people, not the other way around. Kinsay mga employers din eh, paminaw. Employers must not look upon their work people as their bondsmen. Dili na nimo ulipon. But respect in every man his dignity as a person ennobled by Christian character. Rerum Novaro number 20. Nya, kita, sa pa. O sa may nahimo sa mga employers, naka-contribute sa common good. Tungod kay naka-provide man siya og trabaho sa mga tao. Services or products they provide by creating jobs that uphold the dignity and rights of workers. But, listen, workers, kita mga empleyado, we have the right to work, to earn a living, and to form trade unions to protect their interests. Nga naman, what if naanay mga di maayong kuan sa mga employers. Unya nakakita ko, unya musulti ko, kinsa man ko paminawon ako man usa. So pero magtapok ta, mao nang na ang support gid na. Ang uban lang bugi busuhan na sa nang mga union diha. Pero kana sakto gid kay mo voice out man ta kay. At least maminawon man ta og daghan ta. O man ay gibasihan anang mga kuan, mga marcha-marcha, mga protest daghan tao. Kay daghan tao mas paminawon kita. Pero, workers, maminaw mo, mga workers, we have the right to productive work, okay? To decent and fair wages and to safe working condition. Pero, with the rights are the responsibilities. Provide a fair day's work for us, fair day's pay, to treat employers and co-workers with respect and to carry out their work in ways that contribute to the common good. Workers must fully and faithfully perform the work they have agreed to do. Na may uban sa naalagi usa ka mayor resulti na ko brad ambot lang katong nasundan ako brad mo time in ang mga empleyado unya manglakaw ra dito ang mayor war sa pagkabana kay sila sa dito why performance na wani nga lungsod pinakadakong lungsod sa probinsya why nahitabo karon pag sud na ko brad daghan ko gi-football daghan ko gi-pa force leave ganun wa di pwede na kwartas gobyerno ni nya mo time in mo diyan nya oi trabaho nya ang mayor wala ito tanaw nya kini gikol akong atensyon sa governor. Daku kay mi Brad o gasto ini nga mo krudo sa ambulansya. Nga ano may dagang emergency sa inyo? Wala, Brad. Abusado ni tagalungsod na mo. Kay mga anak gamit o ambulansya. Mga anak ambulansya. Hoy, nagrite pa anak kan diyan ano mag-ambulansya pa man mo? For emergency ra ang ambulansya. Og na itinuod emergency unya gitawon yung mga pala anak mo. Damo dito. Dili pwede. Uyawa de gano. Minaw ko ba ko? Uyawa de ni mga mayor sa data no. Tanan. So, dagang nakalipay. Nindot na ba? Nindotan ni Mayor Robert kay tinarongin ba? Ay na, ade po yung mga empleyado. Sige lang kuliktag suhol pag-uman, ligoy. Nyawar, may Kristiyano dapat, Kristiyano ligoy. 2 Thessalonians 3:10, ang why, trabaho, di pa kanon. Anak na, no work, no eat, dili lang, no work, no pay. Oh, duha na lang yun. Solidarity, human naman ta na last time ha. Ato lagi mo basahon ganiyot ha. Solidarity is undoubtedly a Christian virtue. It seeks to go beyond itself. Total gratuity, forgiveness, reconciliation. It leads to a new vision of the unity of humankind, a reflection of God's triune intimate life. All right. All people in the world belong to one human family. Ako nagisulti ganina. You are my brother's keeper. Bisa kung sa pa imong pinulungan, kultura, distansya ta, but we are one. Dito na ta. Last na ni. Kanina na ang last. Kanina. Promise. Care for God's creation. Kani. A biblical vision of justice is much more comprehensive than civil equity. It encompasses right relationships between all members of God's creation. Magunsa naman, nga sige tag praise the Lord, ipanglunupan na ta kay pataka tag panlabig basura. Ano bitaw? Ang tawag na stewardship of creation. The world's goods are available for humanity to use only under social mortgage. Again, unsa may mapanunod sa atong mga anak o mga apo, nga kada uwan baha, maingusan na unsa man itong generation na guna na mo, oy, huwag mag ito pagkabana. So muna mga igsoon ko, in fact, pagsuwat ni Pope Francis sa Laudato Si about the care for environment, nang react ang mga scientist, siya, oy, sa to papa, pasagdi na, leave it to us. We're scientists, we're experts. Ikaw, sa to papa, man kaayon, nagapila-pila na. Kay science man eh. Ingon po si Pope Francis, excuse me, I have a master's degree in chemistry and I know the composition of this very polluted air that we have. Sa scientist, budeka.
Oh, analyzon pa niya ang hangin. Tanawa, unsa ni pollution na ni. Unsa na ni mga chemicals ni. Unsa ni mga carbon dioxide. Pahay na carbon dioxide. Carbon monoxide, pagin makahilo na nasa tao. Nga na ba? So, karon, mauna di ay ni. Care, goods of the earth are gifts from God. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. The earth is mentioned in our creed. Hindi pwede nga, baliwalaon na nato sa earth. Binuha ta sa Ginoo. Ay, ang uban, tawag lang Mother Earth, pero kita careful ta. Okay, dili man siya mother. Brother or sister earth. Mao ni tawag ni St. Francis of Assisi, brother sun, sister moon. Mao ni man tawag niya. Oh, sa mga isda kadagko, brother, na isda gagmay sister. Oh, brother shark, brother whale. Di ba? Oh, niya kuan, sister kuan, bulinaw. Sister tulingan. Oh, na siya, ha? Okay, so, man was given dominion over all creation as sustainer rather than exploiter and is commanded to be a good steward of the gifts God has given him. We cannot just use and abuse natural resources God has given us with destructive consumer mentality. Catholic social teaching recognizes that the poor are the most defenseless to environmental impact and endure disproportional hardships when natural areas are exploited or damaged. Tinuot. Mao na kita, pobre kita Pilipinas. Kinsa may nagpulyo tug maayo first world countries pag kusog kang hangin, bagyo, linog, kita ra gyapon mo dinhi kita ra gyapon. Oh yeah, bunog na kay Pilipinas, low pressure dere, high pressure dito. Pressurized na kita. Conclusion na sister. Conclusion na paminaw derad. Okay? The church and the government must go together for the true service to the people. Ah, may na. Conclusion na ni. Last na ni ha. The government has the responsibility for using her resources and power for the protection of human person in every circumstances of life. Maunay role sa government. What about the church? Tungod sa sugo sa Ginoo and the authority nga gihatag sa Ginoo sa simbahan, doon na siya responsibilidad pag-proclaim sa Ebanghelyo aron mahimo siyang konsensya sa katilingban for a better life. Posible man ang atong gobyerno na kuan na kayo ba kanabang na focus na kayo sa mga material gain mo ni atong mahimo man ni kwarta unya pagkahuman na duot na mga kabos mo ang simbahan mayon ops kadiot lang ako ang imo konsensya gobyerno ako ang imo konsensya kinsa ka konsensya lagi paminaw. Paminaw. So mauna ang role sa simbahan konsensya sa katilingban. Oh, paminaw ka. Maayo kayo, hindi ka minaw, mahimo kay. Di ba, may gobyerno, konsensya raman may. Nara, magyapon mo rin da, pero di pwede magpakahilom kita. Mustulti kita, o voice out kita. No, by peaceful means. So pagkanindot, no? Pila ka buwan nga tuon ane nila sa social teaching, sa kuha rin nato o duha ka meeting, nga tag 45 minutes, okay na dyan kayo. Okay na dyan. Equip na tanin yung mga eksunan. God bless. O pitsenyor ka na tong tanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ala, mag-trapik-trapik ta. Ato ng ride. Praise the Lord. Yes, sister.